Magandang umaga mga ka-agri, welcome sa isa na namang episode ng Agrinihan, Bayan Niyan sa Agrikultura. Ang episode po natin ngayon ay tungkol sa pagpaparami ng side shoots. Pag-uusapan po natin kung paano natin mapaparami itong mga vines sa mga tanim nating cucurbits. Coming up! So dito po tayo ngayon sa ginagawa kong backyard garden. Magtatanim po ako dito ng iba't ibang klase ng gulay. Sa episode po natin ngayong umaga, ay tuturo ko po sa inyo paano natin mapaparami yung mga vines para marami din po yung bunga ng ating mga tanim. Kung sa tingin niyo po very interesting yung topic na to, i-cultivate nyo naman yung like button. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Ang ituturo ko po sa inyo ngayon yung pag-pruning natin ng mga cucurbits. Pag sinabi po natin cucurbits, yung mga gulay po na nabibilang sa pamilya ng cucurbits ay yung mga sitaw, ampalaya, melon, watermelon, sigarilyas, upo, lahat po ng mga gumagapang, no, yung may mga vines, yan po yung pamilya ng mga cucurbits. So ngayon, ituturo ko po sa inyo paano natin mapaparami itong mga vines para marami pong ibunga yung ating mga tanim. So kailangan po bago natin simulan yung pagpupruning para maparami natin yung vines, kailangan naka-install na po yung inyong trellis. So dito naglagay po ako ng buho. Naglinya lang po ako ng buho tapos tinalian ko po ng nylon. So dito po aakyat itong mga cucurbits na tinanim ko. So dito sa line na to, halo-halo yung mga tinanim ko. Merong sitaw, merong pipino, merong peas, may bagyo beans, may sigarilyas. So ito po yung kanilang pagapangan. Para mas maintindihan po natin, papaliwanag ko muna sa inyo yung parts ng ating tanim. Mula po dun sa buto, yung pinakagitna hanggang sa pinakatalbos, yan yung tinatawag nating main stem. Kung makita nyo po dito sa tanim ko, para nag-spiral yung dalawa tsaka tatlong main stem. Actually, dalawang puno po yan mula po doon sa baba. Ang ginawa ko po kasi dito, minaximize ko yung space kaya marami po akong tinanim. Ang ginagawa ko lang, pinapataba ko yung lupa para kahit dikit-dikit yung pagkakatanim, marami pa rin po yung ibubunga ng aking tanim. Then yung sumunod na parts, kung saan po ito, yung parang balikat, kung saan tumutubo yung mga dahon, yan yung tinatawag nating nodes. So dito natin palalabasin itong mga side shoots. So dito rin sa nodes lumalabas minsan yung bunga, kung saan palaya, dyan din po lumalabas yung tendrils, yung ginagamit niyang pangkapit, sa pang-support dun sa balag, yung parang galamay. So yan po yung tendrils kung saan palaya. So dun din po lumalabas sa nodes. Para ma-encourage po natin yung paglabas ng vines or side shoots dito sa nodes, kailangan i-pruning po natin yung pinakatalbos. So pagka naabot niya na po yung pinakataas ng inyong trellis, itong trellis ko nasa 4.5 feet. So pag naabot niya na po yung pinakataas, ang ginawa ko po dito, pinutol ko siya. No, kinat ko yung pinakatalbos, kaya nagkaroon po siya ng mga additional vines. So dun po lalabas yun sa ating nodes. Kung makita nyo po dito, ito may bagong tubo, tapos ito may bunga na nga, galing din po dun sa nodes. So para dumami yung inyong mga vines, kailangan alisin po natin yung pinakatalbos. So yan po yung principles behind ng pagpaparami natin ng vines. Pero ito po hindi siya nagagarantiya na pare-parehas po yung haba ng inyong mga bunga. Kasi kapag ka sa side shoot siya, posibleng mas maikli or mas konti yung bunga, pero marami naman siyang vines, kaya marami rin po yung kanyang ibubunga. Para ma-encourage pa po yung pagbubulaklak tsaka pagbubunga ng ating tanim, pwede natin alisin yung mga dahon na nasa lower part, yung mga older leaves, lalo na po yung may mga sira, pwede nyo siyang ikat. Yan. Putulin nyo lang po yung mga matatandang dahon, yung mga naninilaw. Yan. So alisin nyo lang po. Kung may mga sakit yung dahon, kailangan i-alis natin siya dun sa inyong pinagtataniman para hindi po mahawa yung inyong tanim. Normal lang po na magdilaw yung mga nasa lower part na dahon kasi malapit sila sa lupa, kaya minsan nagkakaroon po ng mga fungus. Pero hindi siya ganun kalaki yung nagiging epekto niya sa ating mga halaman. So pwede siyang alisin tapos itapon nyo po yung mga nanilaw na dahon. So ito po natutunan ko sa isang farmer. Every time po na nagpupruning tayo or nasaktan natin yung mga tanim, nag-alis tayo ng mga talbos, ng mga dahon na may mga sira,
kailangan magbigay po tayo ng fertilizer. So, ini-encourage po namin yung pag-apply natin ng mga organic fertilizer. Kung meron po kayong mga concoctions, pwede kayong mag-spray sa mga dahon early morning and late afternoon. Kasi doon lang po open itong mga stomates sa ilalim ng dahon. So, doon po kayo mag-spray para mabigyan po ng nutrients yung inyong halaman. Mabilis po silang maka-adjust, maka-recover. Then, pwede nyo rin po idilig yung mga liquid fertilizer no? Doon sa pinakapuno. I-dress nyo lang siya para tumaba yung inyong lupa. Tapos, maka-recover din yung inyong mga tanim. Kung sa tingin nyo po, very helpful yung information na to, i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Kung meron pa po kayong mga katanungan, mag-iwan lang kayo namin sa isa iba ba at susubukan po natin sagutan isa isa. Kung gusto nyo pa po matuto ng iba pang mga farming tips, i-click nyo lang po yung mga videos na lalabas sa inyong screen. Maraming salamat po. Happy farming!